So yun, good morning mga paps, mga padjak. Ayan, meron tayong sagutin na isang comment. Ayan, ang nakakainis sa mga vlogger, puro kayo soundcheck pero wala namang nagbibigay sa amin ng malalim na hint sa quality sa gasket system. Isa sa mga common na problema ng hubs after 1 or 2 years is of use yung nakapasukan ng tubig, yung bearing niya. So bigyan nyo rin naman kami ng review kung ano ang may magandang gasket at sealing para naman piliin namin yung pinakamaganda and ang quality, wag puro tunog lang. Ayan. So sagutin natin yung tanong ni Sir. Bakit nga ba puro tunog yung iba nating binablog minsan, okay, yung puro mga sound check? Kasi karamihan o majority ng mga customer ng hubs is yung mga naghahanap ng tunog mayaman. Kumbaga sa 100 na bikers, 80% sa kanila is naghahanap ng tunog mayaman na hubs. Doon naman tayo sa gasket. Ayan. Sa gasket bearing, wala kaming ma-advise pagdating sa gasket. Kasi nga, pag bumili ka ng bearing, kasama talaga yun sa gasket. Ayan. Hindi rin kami mapagbigay o mapag-recommend kung anong brand ang maganda sa bearing kasi napakaraming brand na bearing din. Mas recommend namin yung Japan na bearing kasi yun yung magandang gasket na ginagamit. Ayan. Pagdating sa mga bearing naman, ang mga price range na mga yan nasa 25 pesos, 30 pesos kung gusto mo yung mga kamura lang. Meron din naman yung mga bearing na nasa 100, 250 pesos. So, kung gusto mo talaga magandang gasket at bearing, dun ka sa nasa 100 to 250 pesos, maganda yun. Good quality talaga yun. Ayan. Pagdating naman sa gamit na 1 or 2 years, ayan. Based sa mga experience namin, yung iba kasi na iba't ibang brand, nung wala pang Pops Pro 1, 6 to 1 year pa lang, marami ng issue yan. Nasira yung Paul's spring bearing. Ayan. So, doon na pumasok yung idea ni Pops Pro 1 na i-cover yung dalawa. Paul's and spring. Kasi, ayun talaga yung mga madalas na sira. At ayaw namin yung nagiging cost kasi pag nasira yung Paul's at saka spring mo is nadadamay yung prehab body mo. Nabubungi yung Paul's housing at saka yung spring housing. Ayan. So, doon kami nag-cover. Ang kagandahan pa sa cover namin, pag nasiraan ka ng Paul's spring sa loob ng 1 year, kasama na yun, paglinis. Free yung Paul's spring mo, free na rin yung labor, tsaka yung paglinis ng mismong loob ng hubs mo. Ayan, yung kagandahan ng Pops Pro 1 na hindi kayang maibigay ng iba't ibang brand. Ayan, kahit mamahalin pa yan. Ayan, sa mga bearing naman, ayan, ito yung gustong-gusto siguro malaman ni Sir. Paano at ano yung magandang palit. Ayan, kung hinahanap ni Sir yung magandang gasket is bumili si Sir dapat ng mga Japan bearing. Ayun yung maganda yung gasket nila. Ayan. At yung pinapasukan naman ng tubig, lahat yan pinapasukan ng tubig, nagkakatalo na lang sa mga grasa sa loob. May mga grasa kasi na water resistant at saka heat resistant. Ayan. Kung yung bearing mo sobrang dumi na pero gumagana pa naman, ang ilagay mo na ma-recommend namin is hanapin mo yung mga may label na heat resistant at saka yung waterproof. Ayan. Nakalagay dun sa mga label ng mga grasa. Meron yun sa mga online. Ayan. At piliin nyo yung may mga yung grasa na mga walang amoy, yung hindi matatapang kasi may mga na-encounter kami, ang ginagamit nila na mga grasa is yung mga may amoy, yung sobrang matatapang, yung ginagamit sa mga truck. Hindi nakakatulong yun sa mga bearing ng mga bike. Ayan. Kundi nakakasira pa kasi sobrang tapang. So ayun. Sana nasagot ko yung mga tanong ni Sir about sa bakit nagpapaingayan ng hubs at saka sa gasket bearing. Ayan. Wala talagang gasket na bibili kundi yung buong bearing yun na nabibili. Ayan. Pagdating naman sa pag-maintenance, bibili kayo ng grasa na water resistant at saka heat resistant. Ayan.
So, maraming maraming salamat mga Pops, mga Padjak sa patuloy na pag-support sa Pops Bike Shop. So, thank you.